may gagawin kaming challenge. Sky's the limit! Hi guys, welcome back to another vlog. For today's video is may gagawin kaming challenge. So, since marami akong nakikita sa YouTube na mga pag nagpumunta ng Japan or Korea, nagtatry ng mga convenience store, 7-Eleven, ganun. So ngayon, itatry natin siya dito sa Philippines dahil di pa tayo nagpupunta ng Japan. Pero imamanifest natin yan, magja-Japan 7-Eleven tayo very soon. Pero ngayon is Philippines yung itatry natin ngayon. And gusto kong itry namin na maghanap ng 3-course meal na mabibili sa 7-Eleven. So ayun, pupunta kami ng 7-Eleven ngayon. So kung interesado kayo kung ano yung makakain natin sa ating 3-course meal 7-Eleven convenience store vlog is keep on watching. Let's go! So ready ka na ba sa ating 7-Eleven challenge? Exciting. Ano kayo mabibili natin? So pipili kami 3 each. I mean, tatig isa kaming set ng 3-course meal. So bahala siyang pumili ng sa kanya, bahala akong pumili ng sa amin. So we'll see. So ang gagawin namin is 3-course meal pero tig isa kami. So we can share food and bahala siya kung anong pipiliin niya. Bahala ko kung anong gusto ko. So excited na ako makabili ng Mujako. Ano yung mga mabibili sa Japan pero dito is Philippine tikoy version muna tayo. Baka may tikoy. Kung sa Korea may tokboki, dito tikoy, ganun. Chores. Although familiar naman tayo kung ano na yung usual sa 7-Eleven, pero baka meron tayong mga bagong matatry, so check natin. Love, magkano yung budget natin for today? Sige, wala kang budget. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Sige, sige. Wala kang budget. Tapos sisingilin na lang natin siya after nitong vlog. Oo, oh, bilhin mo lahat ng gusto mo. Walang sky's the limit. Walang ano. Oh, bibili sa 7-Eleven. So dito na lang natin ililibre kung ano lang. Yung mga mura lang. Pero pag mahal, huwag tayo mag-aya dun sa mahal. Kaya kung may challenge kayong gusto na itry namin, comment down below. Pero siguro duhin nyo yung kaya ko lang, yung mura lang. Mga food na pwedeng pagpilian. So, yung exciting kasi dito sa sakto na puntahan namin, ang daming options ng food na pwedeng yung mga microwavable. So, pipili tayo ng appetizer, main dish, and dessert, plus drinks. So, ayun, pumili ka na ng gusto mo. Kahit ano, sky's the limit. Wala nga ako mapili. Ang dami, puro main course to. Ano, appetizer ko? So, ayun guys, pipili lang muna kami. Babalikan ko kayo. Wala, parang gusto ko ito. Ginataang lang ka na sila, oh. Ooh! Onigirazu. Keep all your game. As and lost, as and lost. So say. As and lost, as and lost. Keep all your cash. As a loss, as a loss. So safe. As a loss, as a loss. Ano appetizer mo? Overnight oats. Blueberry flavor.
ako appetizer ko is sopas. Wala silang spoon. So ito. Sarap. Mm-hmm. Parang yung ginagawa mong overnight oats. Same lang. Oh, masarap daw. Try natin yung sopas. Tignan natin yung overnight oats. Quaker to, diba? Mmm. Check natin. Yung price niya tong overnight oats is 89 pesos. Tapos yung price nung sopas 52 pesos. Tapos bumili kami ng coffee. Sa akin is French vanilla. Magkano? So yung French vanilla is 47 yung sa akin. Yung sa kanya, latte. Bumili kaming water. So punta tayo sa main course. So ang main course ko is lechon paksiw, 89 pesos. Mm-hmm. So may rice na siya. Ikaw. Anong main course mo? One piece chicken. 89 din natin. 89 din. Yeah, 89. Oh. Hamuin mo. So, ito yung ulam and then ito yung rice. Let's try it. Parang may ano siya. Mga apat na hiwa. Para siyang ano, pork belly na manipis yung hiwa. O parang diempo. Parang Jollibee. Di ba? Tapos yung Jollibee yung chicken, fried chicken. Ba't ganun? Tingin ko baka sa gravy. Sin Jollibee? Hmm? Manating na. Gusto mo na murang Jollibee na chicken dito. Mas mura ba yun? 89, wala pang drink. Masarap ko. Meron pa dun, ano, laing. Yun dapat yung una kong bibilin. Tingin ko masarap din siya. Pero parang mas nagustuhan kong tikman to. Masarap ko. Like kapag, ano, kapag mabilis ang kain lang or travel, ganun, pwede na to. Bakit lasang Jollibee yung chicken dito? O ngayon lang naman siya natikman. O dahil bagong luto siya. And appetizer guys. And okay naman yung food and ngayon magde-dessert tayo. So, ang napili kong dessert is nag-iisa na lang to. Yung strawberry shortcake na nag-viral to sa 7-Eleven. Nakita ko pa sa TikTok pero hindi ko pa siya natatry. So, buti may last one pa. So, tingnan natin kung masarap siya. So, ayan.
and yung napili mo naman is, pakita mo yung sa'yo. Ito, crinkles, pero may kagat na. As a dessert person, may kagat na yung crinkles. May kagat yan. So ito is 28 pesos. And yung strawberry shortcake is, yung strawberry shortcake, 69 pesos. So yung total nga pala nung nabili namin is 525 lahat na, from appetizer, main course, tapos ano yun? Dessert. Dessert, tapos may drinks and dalawang coffee. Sarap. Sarap. Mmm, nice mga crinkles. Malambot. Chewy bun. Chewy bun. Maliit lang pala to. Nakikita ko na to sa TikTok dati. Sobrang matamis. Tingnan mo. Do you like the strawberry? Para siyang ano lang, strawberry cream. Hindi siya lasang yung super strawberry na flavor. More on strawberry cream, ganun. Yung mga palaman sa mga biscuits, ganun. Pwede na siyang dessert. Rate ko siya ng 7 out of 10. Pero hindi siya sobrang tamis. Guys, tapos na kami sa aming 7-Eleven challenge. So actually, challenge ba talaga siya? Challenge naman siya. Na-challenge ka bang umili ng 3-course meal? Medyo, kasi yung definition ng appetizer, saka yung appetizer lang yung mahirap kapag... Ayun, kasi nga, halos parang ang heavy na nung mga nando, like sandwiches, rice, meal. Pero so far, yun na yung sinasabi ko mula kanina, ang daming option doon na... hindi na limited sa giniling. Like, alam mo yung usual na OG giniling. Sa 7-Eleven, yung giniling na rice meal. So far, yung in-order ko, masarap naman yung sopas. Like, typical na nabibili mo siya sa labas, like ganun. Pero hindi siya yung super homey na lasa na sopas. Tapos, yung lechon paksiw, surprisingly, masarap siya. Very good na yung lasa niya para sa on-the-go na meal. Yeah, and then, lasang lechon paksiw talaga siya. Marami na din yung rice. So, hanggang ngayon, busog pa naman ako. And, masarap yung sauce and all. So, okay din siya. For 89 pesos, okay na siya. Kasi nga, for a convenience store na may ganung klase ng food. Tapos, meron pa yung option. Meron mga laing, ginataang langka, may beef caldereta. So, ayun. Okay na siya for 89 pesos. And then, yung dessert ko is yung shortcake, which is nagva-viral yun sa TikTok. Makikita ko na siya. And, okay lang siya. Sakto. Like, 7 out of 10 for me. Hindi siya ganun katamis, pero hindi siya sobrang lasang strawberry. So, lasa siyang artificial strawberry syrup. Ganon. Yung sa kanya is overnight oats. Masarap yung overnight oats niya. In fairness. Although, konti yung laman niya for its price. Masarap siya, pero medyo konti siya. So, nasa mas mahal na side siya. So, yung chicken... Typical, lasang Jollibee nga. Actually, surprisingly, ang daming surprises for today's video. Like, I mean, lasang Jollibee siya. Di ko alam. First time ko yung natikman. Crinkles na tayo. Chewy, lasang crinkles. Tapos chewy yung pagka dark chocolate. Hindi siya ganun katamis. Bagay lang talaga siya sa coffee. Best served coffee. Masarap din yung crinkles for 28 pesos. 28. Yun yung gusto kong crinkles na... crunchy yung labas niya, tapos parang brownie, dark brownie yung loob niya na chewy. Like, masarap siya. So, kung meron kayong makitang crinkles na ganun sa 7-Eleven, must try. I-try nyo siya. Perfect siya dun sa coffee. And usual, yung coffee, in-order na namin yun dati. So, ayun lang.
So far, mas maganda naman yung nagawa namin sa challenge. Nabusog naman kami for today's vlog. So, hopefully, matry naman natin yun sa ibang 7-Eleven soon, like ibang country. Pero so far, at least nagawa natin to nang nasa Philippines muna tayo. Kasi yung iba, ginagawa na siya sa ibang bansa. Korea, Japan, ganun. So, dito at least, alam na natin, mas makukompare natin sa iba. So, there's something to look forward. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Comment down below kung ano yung mga gusto nyo itry namin. Kung mga 3-course meal sa ibang lugar. Para malay nyo magawa din natin. Comment on the comment section. And I'll see you on my next vlog guys. Bye!